Amen. Praise the Lord. So, our job ministry is just connect people to Jesus, connect people to God. Eh, yung mga tao, mga bata. Yan, pag ating sandin lang sa Panginoon, i-connect ating sila sa Panginoon. Katulad ni Andrew, ginconnect niya si Pedro, si kuya niya, Simon Peter, sa Panginoon Jesus. Siya ay naging future preacher. Siya ay naging future leader ng early Christian. At yung iba, i-connect natin sa Panginoon, maging future pastor, missionaries, future giver, businessman, businesswoman, future supporters, maging choir member, Sunday school teachers, driver ng church vehicle, ay assistant pastor, souvenir, pianist, organist, ukulele, maging violinist, and then maging preachers, preacher's wife, pastor's wife, maging professional teachers, or police, government employees, or official. At ganun din, para kapasok sa panel, papayin natin siya rin ang maging future license technologies ng peace and office series. Technologies. Kaya connection, pag may connection ka rin sa kapitan, makapasok ka, makawork ka, connection ka sa mayor or governor or congressman or sa president, bakit? Pag nakakunik ka sa kanila, mayroong favor, makatrabaho ka, o malapit ka sa congressman, makakunikta ka, makapirajit ka sa mga paggawa ng tulay, ng highway, maka-business transaction sa kanila. Bakit gano'n? Kasi may connection ka. Mabaga may favor ka. Tayo naman, mayroon tayong connection sa Panginoon, Diyos Ama. Because of the Lord Jesus Christ. Amen? So, may, pag may connection din tayo sa Diyos, because of Jesus Christ. Kaya sabi daw sa John chapter 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father by me. So hindi pwede makadirekta, punta ka na kaagad sa Diyos Ama. Yung iba, Diyos Ama lang ang kanyang ginigilala. Hindi pwede ka makarating sa Diyos Ama. Dadaan ka sa Diyos Ama. Kasama ba kay Jesus Christ, the only begotten Son of God. Yung iba yung rimala, walang daw anak yung Diyos. Mayroon, John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only lang, no? Wala siyang kapatid. Yung iba kasi ang turo, may kapatid daw si Lord Jesus, si Lucifer. Kasi parang spirito sila. Wala, only begotten lang. Son. Bugtong lang. That was who believed in Him should not perish but have everlasting life. So ganun. Kaya tayo meron connection sa God the Father because of the Lord Jesus Christ. How much more sa Diyos pa ikaw ay connected to Jesus Christ, the only begotten Son of God. Sa kalibutan, dubli tayo ingat dito sa kalibutan. Katulad sa classmate ni Hannah Joyce, pag-pray rin natin at pinag-pray namin, na naksidente sila sa tricycle, no? Then ICU. So, grabe yun, pag-ICU, mag-astos yun. So, maingat tayo sa tricycle, mag-drive, pero may iba naman ng mga lasing ay walang pakundangan, hindi na niya pag-drive. Iwas din tayo sa scammer, iwas din tayo sa mga loan application dahil may mga interest, at huwag mag-anak ng marami. Madinig ko doon sa Radyo Bombo, ang anak niya ay 10. So, ang anak niya at ang mister niya na 72 years old ay may sakit na Parkinson's disease. May trabaho sila sa Bacau Norte. May katrabaho siya na lalaki doon. Sinamahan niya at umuwi sila doon sa, kalimutan ko kung saan doon, sa Madalag o sa Bacau. Ay di, nag-report sa Radyo Bongo yung anak. Nag-aiyak siyempre. Ay iniwan sila ng nanay niya. Dahil napagod na daw yung nanay niya sa kaalaga sa 72 years old. Kaya nga sabi pa, nagpakasal ka ay ang panyay sa hirap at ginhawa. Sabi ko naman, kinasabi ng mama na rin ay, sabi ko naman sa pastor, sa kongregasyon ay, magsama tayo sa ginhawa at ginhawa. At sasama na ko sa hirap, pero mahirap pa rin. Pag-uwi namin, nasunap man yung mission house na 300 na Bible sa Purupo. Nadamay man yung mission house doon. 300 house, 300 na bahay. Tapos yung mga regalo namin na nakalagay pa sa mga balita, na ang dami, kalating jeep,
yung aming kinabangan, masunog man ba? So, may hirap rin pa rin, tapos sa mga baka, may mga hospital. So, hindi pa na tama yung masama sa ginawa din naman talaga. May hirap talaga. So, ganun. Kaya, pag mag-anak na marami, hirap rin pala kung marami anak. Okay lang kung marami pa rin pera, may maraming sweldo. Kung milyonaryo, okay lang. Pero kung small income ka lang, huwag kumuha na huwag mag-anak na marami. Lalo small income. Huwag kumuha rin ng hulugan kung di kaya magbayad sa mga appliances. Cellphone. Huwag mag-involve sa komplikadong relasyon. Mga third party. Anong party mo? Regular party, nationalista party, third party, birthday party. Kaya huwag mag-involve sa komplikadong relasyon lamang sa siyempre yun sa mga pag-asawa. Iwas sa pagkakasana. And then, para iwas problema. Kaya ang sumaya ang problema na natin pag matino tayo, pambili lang ng bigas, pambili ng gasolina, pambayad sa tubig, pambili ng ulam, pambayad sa school fees, contribution, tulong sa ministry. So yun yung mga needs. Sa mga need na yan ay good to have connection tayo sa Panginoon na pag-pray. Pero kung mayroon ba tayong involved na mga pagkakamali katulad ng pinasa ni Sir Nevin na pastor doon sa Amerika na 10 anak niya, tapos meron silang Christian school. Nagtagpo pa nga siya ng pagka-mayor doon. May Christian school sila. Tapos may allegation siya na may mga molestation sa mga bata. Hindi problema. Yung problema tuloy siya. Siyempre, dadakipin na siya. Tapos yung sikat din ang pastor sa Mindanao, nakasala rin sa babae na maganda, na beauty, anong lugyo ay na Mr. Panta? Kapag Mr. na, ano ba sa isang lugar ba? Mr. mga ba, Mr. Pogi ba nga pa? Hindi, nakasala, ay di, nakaproblema tuloy. Kaya ako, hindi, simple, kaya pastor, missionary preacher, may missionary man. Involved man sa mga illegal relationship, mga third party, o di matanggal pa rin sa pagka-missionary, pagka-preacher mo. Kasi pag sinamahan ng mga pagkamali, so hindi lamang pastor o preacher o member, kahit yung masakuan lang, kahit sa gobyerno, mga si Alice Go, mga si Kibuloy, may mga ginagawang mga pagkamali, mga possession, child trafficking, yung sa pera, na mga plunder, o ano ba yung tungkol sa mga involved sa mga nagdadala ng mga dollar, o maraming mga association, o ito mo, nakaka-problema. So, ibig sabihin, kung meron na tayo normal, wala tayong ginagawa ng mga pagkamali, so pupublimahin na natin yung pagkain, renta, sa lupa, sa tubig, buwis, sa mga tax, at pangilang mga bata, sa medicine, huwag lang makasakit. Mga ganun lang ang ating ipapray sa Panginoon. Pero kung dadagdagan pa natin yan ang sasali tayo sa mga scammer, magrelasyon pa sa other man or other woman, or mag-involve sa mga corruption, katulad sa gobyerno, di mo alam kung sino na talaga ang bansa kanila. Masakit ang ulo mo kung sino talaga ang pakinggan mo. Kaya puro lahat may ginagawa ng masama, may ginagawa rin mabuti. Kaya, ang totoo, sa totoo lang, sila naman ang nakikinabang. Pero tayo, na mga average at low income, tayo pa rin ang naghihirap. Kasi sila, may pera na sila. Marami na sila ang mga property asset. So, hayaan na lang natin yung sila pag-pray. Importante ay pagbutinan na natin ang ating connection sa Panginoon. Ay sabi nga, noon pa no, sabi, malapit ang samtan pa ni Apostle Pedro, sa Apostle Paul, sabi, malapit ang dumating ang Panginoon. So,
Ngayon lang makita natin yung mga sign of the time na malapit dumating ang Panginoon Jesus. So, importante lang ay connected tayo sa Panginoon sa Kristo. So, sa mga ganyan na mga bunga ng pagkamali, pagkakasala, mga maling desisyon, problem arise. Yes, meron tayong connection pa rin sa Panginoon at ipray natin na malampasan natin yung mga ganyan, circumstances sa ating buhay. Kaya lang, harapin natin yung consequence because God will not tolerate sins. Like David, at si Abraham. Alam niyo ba yung kaguluhan ngayon sa Middle East? Sa pagkamali ni Abraham at ni Sarah at ni Hagar. Kung si Pedro, sa kanyang mga pagkamali na sabi niya, Panginoon, di kita itatagwa. Pero sabi ng Panginoon, pag tumulaot na yung manok, 3 times na akong itatagwa. Tumilaot na lang manok, no? Kaya kapansin ko pa lang doon na si Lord Jesus ay Diyos. Alam ni Lord Jesus at nangyari ka rin. Kaya sabi ko nga, kahit yung sa tingin ni Malcolm, tinagpas ni Peter, tinulot ni Jesus, nilagay, dinakit. Okay na. So makita natin doon na ang pagkagyos ng Panginoon. So, siyempre kailan yung mamatay doon na kasulat sa Bible. Pag-alis ko yun. Para yung bigla na bigyan ng kaligtasan. Ang importante ay balik loob, balik sa Panginoon tayo and still commit to Jesus Christ. Lahat naman tayo ay may mga pagkakasala, pagkakamali. Bawat isang. Lahat tayo nakakamali. Kaya, we have found the Messiah. So, yun ang kaganda sa atin, tayo ay lapit lang sa Panginoon. Kasi, alam yung pinasa ko sa inyo na yun, wala nga kay, naganda ako doon eh, wala kay Adam, sino kay Adam? Yung pinasa ko doon sa group chat natin, yung hanggang kay Noah, yun kay Noah yun, hanggang 10 generation yun, kung Adam ay tao na yung ibig sabihin na tapos nagkaroon ng suffering tapos kailang mayroong mamatay at yun ay si Lord Jesus para dahil kay Lord Jesus magkaroon tayo ng rest sa panguwayan dahil sa time na ni Noah yung mga meaning ba doon ng Quran gakulipit talaga sa tao na ibig sabihin because sa pagkakamali ni Jesus nagkaroon na tayo ng review niyo natin galing or hindi kasi sama dito sa ordine na bangyo. So, ito na, we have found the Messiah. Number one, yung concern. Number two, connect them to Jesus Christ. Number three, commendation, the last. Behold, sabi nito sa John chapter 1, verse 42. And he brought them to Jesus, and when Jesus beheld them, tinignan niya siya ni Jesus, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Behold, tininan, Cephas, ito ay Greek word, no? Greek or Hebrew word, di ko lang na-research. Wala kong time. At si Jesus dito, it means yung Cephas ay stone. Ito nga ni Peter, stone. Pero si Jesus ay rock. Ano pagkaiba ng rock sa stone? Ang stone ay maliit lang. Ang rock ay malaking bato. Ang stone ay matibay rin pero pag minatilyo mo ay mabasag. Pero ang rock, matilyo mo yan, hindi basta-basta mabasag. Eh paano, di ba matibay? Eh paano mapalambutin ng bato? Bato. Lumabot siya. Bato. Lalambot yung bato. Ilaga mo. Hindi pa rin yan lalambot. Bato yan. Kaya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, 1 Corinthians chapter 10 verse 4, si Lord Jesus dito ay rock. 1 Corinthians 10 verse 4. 1 Corinthians 10 4. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock. That followed them. And that rock was Christ. At yung rock na yon ay si Christ, si Lord Jesus Christ. Kaya sa Matthew 16:18, I will build my church. Napakinggan ko yung Pastor Nagli. May church na nag-exist. Naisip ko, siyempre ito yung Matthew 6, chapter 16. So mayroon ng church na nag-exist.
Matthew 16:18 sabi dito. Matthew 16:18 and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock, si Peter ay stone, pero upon this rock, pero sa bato ito, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So ang impyerno hindi matagumpay sa church. So dito ay sabi ni Pastor Nandi, may nag-insist na ito na church. So ang build, I built my church, ibig sabihin ongoing. Ibig sabihin may mga church, may mga people pa na ibibuild ng Panginoon, masisave, ibibuild ng Panginoon. Kasi bago magkaroon ng Matthew chapter 16, sabi may mga nauna ng mga chapter at tinawag na doon ni Lord Jesus ang kanyang mga disciples na original doon ay yung 11 kasi si Judas hindi naman totoong savior. Pero bakit nakasama siya sa club? Kung nang yan, kung baga ay para mapulpil yung prophecy na sulat na yun. So, salamat sa Panginoon at hindi tayo si Judas, no? Wow. Sabi nga ng Bible, mabuti na lang hindi siya pinanganak. Pero parang binigyan pa siya ng chance, no? Na maligtas. Pa siya na nagsisi. Pero hindi talaga sisi ang ginawa niya. Kay na papiwakan pa rin siya eh. Kung baga, ibang man yung, parang natin siya. Iba yung remorse yun eh. So, oo. Pero kung siya ng tawad sa Panginoon, may chance pa naman siguro. Kailan ay nakasulat na, pinili pa rin. Pero bigyan pa rin. Siguro yung Panginoon na nakaan din natin makayang diripin o sukatin yung wisdom ng Panginoon. Kasi tayo ay limited lang tayo ng timeline. Unlimited. Eh dito sa Mark chapter chapter 2 or 3 nakalagay din yung mga disciples yung first church ng Panginoon. So hindi ka na makabatay sa time. Sa 1 Peter 2:8 1 Peter 2 si Pedro mismo dito ang sumala. 1 Peter chapter 2 verse 8. 1 Peter 2:8 1 Peter 2:8 sabi dito, and a stone of stumbling, o stone si Peter ito, and a stone of stumbling and a rock of offense, o bato naman si Lord Jesus, yan naman ay katipisura ng mga scribe, ng mga elders, ng mga chief priests, even to them which stumble at the word, being disobedient, were unto also they were appointed. It's a structure ng bahay. If yung bahay ay gawa sa pawid, kawayan, yero, at pag dumating ang bagyo, ano mangyari? Di ba? Makita nyo doon sa paan to, sa tamlok ni Washington, yung sa mga talabahan doon, at yung mga kanina structure na mga yung gawabaligyan ng mga talaba, mga seafoods doon, di ba talaga? Pero pag bato yung bahay mo, gawa ng stone, ng rock, ay matibay. Yung bubungan nila ang tilaga. Kuya Kim, doon sa linabuan na natin, alam yung bubungan ay bato. Kasi yung bato, yung buhos, ay matibay. Our faith is built upon the rock in Jesus. Not just in stone, hindi lang tayo nakabila ang ating panampalataya sa mga pusos, teaching, doctrine, but in the rock, our doctrine ay kay Lord Jesus Christ. Kaya matibay. Kaya pag may dumating mga problem, trial, mga afflictions, stress, depression, persecutions, death ng mga believers, pero tayo pa rin bilang sons and daughters of God are continue in the faith. So, sa mga sa Panginoon, kahit mo pa, no, rambram, at po sa kalimot, tapos, si, tapos, nagdamaan niya ito ng kawain yung tubig, yung tubo, sa bimok mo na, paano makumbang? Pero natuwa ako na nag-chat si Stermonid, Sterpin, na rin na mag-simba sila. So, ibig sabihin eh, kahit maulan, talagang pinapakita doon na hindi sila takot matunaw. Kasi yung mga Kristiyano, sabi ng Bible, they are the salt of the earth. Yung mga Kristiyano, pag gaulan, hindi kasi yung kasi takot sila eh. Kasi salt of the earth, kasi matunaw sila. Pero kayo, pinatunay niyo talaga na kahit maulan,
Nandun yung heart yun, mga magsibuma. So, yan, yung tuwan mo yung mabuti. Parang yung paso pa yata yung mag-away-away na, mag hindi. O, sinayitin naman, punta talaga sa basta walang bahan doon sa iyo. Kaya, kahit yung pastor nyo, ay obligado talaga, walang magawa na yan, talaga punta ka doon. Kahit, ano, gising ng anak, ayaw po na magsimba, ayaw po, gising na anak, ayaw po na antok pa po. Anak, gising na, talagin na, ay ikaw ang pastor doon. Sabi, obligado ka na pumunta dun sa simbahan kasi mag-preach ka pa. Kaya pasalamat sa Panginoon. Kahit anong gagawin natin sa paglilingkod sa Panginoon, na hindi pa rin ito sapat na itumbas sa ginawa ni Lord Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Amen? Di ba no? Yung hirap ni Lord Jesus dun sa cross, ikaw ba naman masampan? Sabi ng Bible, ang Panginoon Jesus, kurang lang ng tinik. Ikaw ako, kurang na ba ng tinik? Wala pa. Duraan, dinuraan ng Panginoon Jesus. Ikaw, dinuraan ka na ba? Wala pa. Sinampal. Sinampal ka na ba? Ng mga kamay ng mga sundalong Romano? Ha? Lakas yan. Laki ng kamay ng mga Roman soldier. Nasampal ka na ba? Hindi. Ako nasampal ba? Hindi. Pero ang Panginoon, nasampal. Tapos piniringan ko si ang Panginoon, tapos pinagpapalo pa. Pagsulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo, pumalo sa iyo. Imagine mo, lahat na aliposa kay Jesus Christ, karanasan niya, tapos tayo, sabihin lang na, huwag na lang sabihin, tapos umulan lang. Tapos, ah, iyaw ko na. Sikir to, bata pa. Pagod na yun, katawan niyo ba? Ay, sikir to. Natutunan din siya sa ibang matanda siya, nadinig niya siguro. Oh, iba no? Siyempre, pero maganda nun, sabihin nila, next time lang ako sisimba, maganda. Buti na lang, sabi nga pa yun, ang pastor niya dito ay, sabi nga pa yun, mabait. Ay, may pastor na iba, ay, ang pagalitan niya talaga. Tapos, huwag ka nang sabihin ba dito? Punta ka doon, siyempre, siyempre, ano ka sabihin ba? Oh, tapos yung iba pa, nag-PI pa, oh, sabi nga. So, iba yan, hindi ka naman gagayin sila. Kanila naman. Kung ayaw kong, pero kasi yung pastor na umati ng mga kantering sa Manila, tapos, yung nandinig niya na sa mga preaching sa kantering sa Manila, mag-uwi sa probinsya, sabi niya sa mga libro niya, magsilayas kayo. Lumabas na mga libro. Lumabas na mga libro. Ay, kasi, hindi pwede na ganyanin mo yung corner, pakinggan mo doon sa country sa Manila. Hindi pwede apply dito sa probinsya. Pag nakita mo doon ang pastor doon, may kuksi. Ang gusto ko rin, balik ka sa probinsya, church, gusto ko rin may kuksi ko. Kung may laptop sila doon, kapag ako muna may laptop. Hindi pwede ganun, hindi pwede, walang gaya-gaya doon. So, kung ano sila yun, kung ano ikaw, be you are, no? Kung ano ka. At least, kung ano ka talaga, di ba? Hindi pwede nga, gusto ko rin maging katulad ni Billy Graham. Gusto ko maging Pastor Jerry Nagley, maging Dr. Di Salva. Hindi sila yun. Kung ano ka, kung si, kung ka lang, kung si Tars, si, ito yan, si Jeff Neal, J.E., ganun ka. Be yourself na lang. Kung ano pa ka, pansin ang Panginoon pagkabisin niya sa iyo. Yan. So, dito ay pag may mga bagyo, giba ang mga structure ng mga kawayan lang, mga light materials. Pero pag bato, matibay, stone, katulad rin ang ating panampalataya, is built upon the rock kay Lord Jesus, hindi lang sa apostles, doctrine na stone, kundi sa rakit. Matibay ang ating doctrine. Kaya pag mayroong mga trials, siguro isipin mo, no, sa ilang lipat-lipat ba naman? Naka 13 lipat dito sa Portland, tapos ang pandemic, 14 sa Austin, tapos walang pandemic, balik naman niya, 15 lipat-lipat, no? Siguro ang iba mga pastor mo, pagkapagod, no? Pero isipin mo, pero para sa akin, sa biyaya ng Panginoon, parang wala lang. Bakit?
Kasi ang ginagawa mo ay para sa Panginoong Hesus. Pero kung gagawin mo para sa'yo sa sarili mo lang, at para sa tao, pagod ka talaga. Pero ang ginagawa kasi para sa Diyos, salamat ka rin sa Panginoon, yan si Dino eh. At least si Dino, nakatulong-tulong niya mag-arrange. Pero bago nagawa yan ang Dino, many times ko yung nagawa. 15 times na lipat-lipat na gawa na. So at least yung nagawa ni Dino, mas malaman niya na, ay, ganito pala ginagawa ni Kuya. Kasi nakatulong kahit paano. Tsaka hindi ko na ngayon obliga nga, Pastor Prince, ano may pwede? Punta kayo dito ngayon sa Bayo, mag-inis kayo dito. Malayo pa niyo, 9 kilometers pa. 9 or 10 kilometers ang Washington. Barigan, mga 10 or 9, makapagal niyo ng banga. Masahe ka agad. Pero hindi ko na kayo obliga. Okay. So, kaya sa ating schedule natin, magkakasala ang sa point schedule nito, pero siyempre alam mo ng Panginoon din natin makuha-kuha talaga yung schedule kayo. Siyempre magsundo pa ang pastor niya. Magkuhan pa. So, importante lang ay patutulog tayo sa Panginoon. Okay. Yun ang maganda, at least ay sa mga naranasan natin dito sa mission ay sabihin ng Panginoon ay tayo ay matatag because our doctrine is from the Lord Jesus Christ. Kaya nga, even the dead na mga believers noong unang panahon, sila ay nagpatuloy. Kaya sabi ko dun sa mga ibang bansa, no? Pinagpapatay sila kapag sila ay following ni Jesus Christ. Pero tanda natin sa Matthew 10:28, huwag tayong matakot. Matthew 10:28, sabi dito, huwag kayong matakot sa pumapatay na iyong katawan. Nagkatagutan niyo ay pumapatay ng inyong katawan at kaluluwa sa impyerno. Matthew 10:28, and pray not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather pray him which is able to destroy both soul and body in hell. So, huwag tayong matakot kayo may mga Christian sa ibang bansa na papatay sila. Hindi sila ang takot. Mabasa niyo ng Bible verse na ito. Ang fear not, di mo kayo matagos ka na na pumapatay ng body ng katawan. Pero hindi ang magpatay ng kaluluwa. But rather, ito yung katakotan. Fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So, we fear God alone. So, we have found the Messiah. Sana itong Messiah na ito, no? We have found the Messiah. Siya, we have found the Messiah. Tagpuan na namin yung tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus Christ. We have found the Messiah. Sino pag nakita siguro, we have found good. Siguro hindi mo yan sasabihin. Good. Saluhin mo ito. Yan ang ito, di ba? Oh. Ayun yung Messiah, ang good, matatakaw yan. Nananakaw yan. Oh. Pero pag si Jesus, hindi man madala yan sa langit, ang good, kung lang yun sa langit, spalto. Baka mo may pagpunta mo sa langit, sabihin ni Pedro, uy, sumat. Kung pumunta ka dito saan, may dadala kong spalto. Anadyo mo yung gold. Spalto na pala. Bakit sabi ng Book of Revelation, sa langit ay streets of gold. Okay. Spalto pala ang gold doon. Kaya, huwag na kita, oh, we have found our mga prutas. Pagkaon. Oh, di ba, ma? Masarap. Itago mo yung pagkaon. Isa, pag sobrang tago, no? Banos na. Yung tinapay na, di ba, ang daming tinapay na napinigay na sa inyo dati, no? Kabats pa yun. Expired na siya, Timberfield. Pero ba namin yung na-distribute, na-release? Pero, napad pa rin, expired pa, imagine, no? Sa, meron akong binigyan si, binigyan mo ni Kuya Julius ng sapatos na Chanchilor sa Caloocan Bible Story pa po nun. Tinago ko ang Chanchilor. Ano nangyari sa supreta ko ng Chanchilor and ang years? Kuan na nagpunta pa. Kuan na nang, parang yung pag yung ninyo, nagkakam niyo, gabita-pita. Ayan, sa sobrang tago, gabita-pita. Kaya pag mayroon kang talento dyan, magaling ka pala magkanta sa Panginoon, magturo, magtugtog sa mga piano, organ, huwag mong itago mga talento mo sa Panginoon, mga skills, huwag mong itago. Kasi mga Panginoon, masayang lang.
Kaya, yun, we have found the Messiah. Natagpuan natin yung Messiah. So, are you happy na you have found the Messiah, Jesus Christ? Amen? Oh. Bastante na yun na kumbinsido na tayo na si Lord Jesus ay Diyos. Bakit? Lumakad si babo ng tubig. Yung tinagpas na tinga, bumalik. Nagsabi si Lord Jesus na, Pedro, ba? Hindi mo kita kaiwanan, Pedro. Pag tumilang ako yung mani, retrace mo akong itatatwa, nakatotoo, di ba? Si Lord Jesus, binuha ni Diyos, yung patay na si Lazaro, at saka Jairus, Jairus' daughter, at yung sino pa yung isa doon? Yung mga miracle ni Jesus. Sapat na yan na maniwala tayo na si Lord Jesus ay Diyos. Bakit? Naniwala nga ang God the Father na si Jesus ay Diyos. Hebrews 1. Pero may mga tao noon at ngayon, no, ayaw pa rin nila maniwala na si Lord Jesus ay Diyos. No? Bahala na lang si Lord Jesus ay anong gagawin sa kanila. Pero tayo, naniwala na tayo. Ayaw pa na tayo doon. Settled na tayo. So we have found God. So concern, number one concern, si Pedro, salamat na meron siyang kapatid na si Andrew. At ang concern ni Andrew, maligtas si Pedro, si Simon, si Bas, si Peter. At concern niya ay yung family circle, friends, relatives, classmate. Kaya ba kami mag-classmate kayo doon sa school? Katrabaho? Hindi pa siya rin. Kaya hindi natin alam yung buhay natin, kaya ang sabi ng Bible ang ating buhay na kailangan before that yan. Sana mabuhay pa tayo ng 120 years katulad ng Moses. Kaya ang concern natin, kaya tayo involved sa world mission, kaya ating offering dito ay sinishare natin sa kanila. Pag ano ating offering, ginashare man natin. Then, connection to Jesus Christ. So, connect lang tayo sa Panginoon. Connect lang tayo sa Panginoon. Then, number three, commendation. Nasabi ng Panginoon sa kanya, Cephas, ikaw itawagin Cephas or stone. Kaya dito sa Matthew 25, verse 21 and 23. Ito na yung last. Matthew 25, verse 21. Matthew 25, verse 21 and 23. Matthew 25, verse 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So verse 23, will it go? His Lord said unto him, well done, no? Good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So, yan ang commendation. So, salamat. Ang Panginoon ay nagcommenda rin kay Simon. Nasabi rin, ano sabi ng Panginoon dito kay Simon? Sa John chapter 1 verse 42. And when Jesus built him, tinignan siya ni Jesus. O, tayo, tinitingnan natin tayo ng Panginoon ni Jesus. He said, thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, a stone. So, ikaw, Pedro, ay stone. So, anong tingin kaya ng Panginoon ni Jesus sa iyo at sa akin? Why stone si Pedro? Kasi siya din ay, siya yung prominent, siya rin yung pillar. Isa siya sa mga haligi na doon sa tinatawag doon sa Revelation ba? Not 12 apostles, magkakama si Apostle Peter. Kaya ano yung kayo masabi sa ng Panginoon? Ang masabi sa iyo. At siyempre, pakinggan natin sa Panginoon na well done, thou good and faithful servant. So, well done, thou good and faithful servant. Diba? Faithful servant. So, salamat sa God bless us all. Let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time, sa mensahe, Panginoon. Salamat sa buhay ni Apostol Andrew at ni John na sabi nila doon ay we have found the Messiah. Natagpuan po nila Messiah or Christ or Savior.
nagkakuha nila ang tagapagligtas. Pagamat sila ay may mga trabaho, fisherman, sila rin ang mayaman Panginoon, may sarili na silang malaking bangka Panginoon. Pero iniwan nila yun at sumunod sa inyo Panginoon Jesus. Pinakakuha nila yung pinaka-ultimate, pinaka-gil nila, pinaka-matangas na panawagan ay natagpuan nila yung Savior o yung Messiah. Sa aming buhay rin, thank you, Spirit of the Spirit, natagpuan namin ang Messiah. Ang Panginoon Jesus, salamat sa mga missionary, sa mga American missionary, sa mga workers, mga pastors, evangelists, preachers, Panginoon, na nag-bahagin ng Lord of God. Salamat sa King James Bible, Panginoon, at naturoan kami ng Word of God. Natagpuan kami ng Messiah ng Panginoon Jesus. At ito rin ang dapat ang pasa rin sa iba, Panginoon. Yung Messiah sa Savior na natanggap ay may pasa rin sa aming mga unsaved loved ones, mga relatives, kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay. Kaya dito sa kababayan at maging sa ibang bansa pa yun. So, missionary pa ng mga praying for them, bless them, help them, and protect them also at pabigyan sa financial provision. May dito rin tayo sa Bitan Baptist Church Mission Caribo. Kaya rin pa yun na magkaloob ng kalupan mga lugar, mga lupa at financial mga payo ng church building ng Bitan Baptist Church. Pray pa yung mga bali na ito kayo pangkalab. Sana yung alam kayo yung mga lot pa yung tumasaya pa ang mga pambaka posible. May pray yung ama na request ni Day, ni Mama Elaine, may Vanessa, makang silang baby, ni Pray for them. May pray mga kay Nila, ingat ang mga sa mga kong good health plan sa kanya. May sila makabit ang mga may pray yung bagyo pa yun sa Pilipinas ay malusaw, mawala. Pala nyo rin po yun ang mga teachers, mga police, mga baby, mga husgan, holiday service, Philippines, pala yung Panginoon. We pray po yun ang hindi po nyo ng China government, West Philippines, ang protection nito para sa Panginoon. Pala nyo na aming President, Vice President, mga Senator, Congressman, Governor, mga Mayor, Panginoon, mga Nadawi, mga Balita. Pala nyo sila po yun ang maparosan, Panginoon, na wala po yung pinitilingan ang batas, Panginoon, wala po mayroong partiality na mayroong iba ang treatment sa mahirap na kusada at sa mayaman. Ito'y ba yung patay-tantay at hindi na babayaran ng pera ng mga judges. Kaya mga polis, salamat pa na mga ibang polis ay tapat. Kali mga ibang mga polis train o immigration na magbabayaran ng pera ng pera ng culture ng conviction. Pangunahon ng pera ay pagsamantara ng iba ng importante sa nilang karakter sa iyong buhay. Napalitan sila, Panginoon, ng mga matino, ng mga naghanap ng Turo, especially ng mga Christian mga o Panginoon. May pray si Papa, bigyan mo siya ng talino, Panginoon, pasal siya sa word exam. May pray ni Panginoon, nga pa si Papa ko, si Papa ko, Dino, ngayon si Udil Rain, Dinberto, ang G. Tulungan siya sa pag-aaral, si Dinberto, si Dino. JJ, Kristans, kay Kenny. Si Kerton, Kerton, Godilin sa Panginoon. Godilin ka ni Andy, ang aming Panginoon. Si Corinne, Alia, tulungan sa pag-aaral. At si Stremonet, sa kanyang pagtuturo, bilang mo siya ng wisdom. Godilin, safety protection, tayo magpunta doon sa school. At ang si David, yan, yan ang mga student, mga parents, tulungan aming bansa, Panginoon. Dumayaman naming bansa, Panginoon, pero marami pa mga Pilipino, Panginoon, isang kahit isang kita. Especially, Panginoon, we pray, kahit kasing mga kaluluhan, kung wala pa sila masaya. We pray, Panginoon, dahil sa nandalok sila sa mga bisyo, sa mga sugal, drugs, mga bisyo, Panginoon, mga sikirindyo, sila pray, Panginoon. Sila sa kaligtasan, mahilalan sila, open their heart, Lord. They will hear the gospel and receive by faith Jesus Christ to be Lord and Savior. Hindi lamang mga Pilipinas kundi sa mga ibang bansa rin. Wala sa Indonesia, sa Vietnam, sa China, sa Japan. Hindi sa Mongolia, sa Malaysia at all over the world. Pag-alain din ang Diyos, ang mga missionary, at the great Panginoon, ang Israel, ang Israel Salvation Panginoon, at matigyan na rin ang ibang hira din
between Israel and Palestine, Gaza, and sa Hamas, Hezbollah, sa Iran. And ang Ukraine, at ang Russia, Panginoon, prepare Panginoon, at nangyari sa mga leader nito ay nangyari sa nila ay pag-ibig at makilala nila ang prinsipyo ng kapalapa. Kapalapa pa ang prejudice. They will hear the gospel and will be known in a miraculous way. The prinsipyo is the Lord Jesus Christ, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ito yung nakasulat na sa Biblia. Salamat sa faithfulness ng bawat isa. Paparayin pa na namin tulong sa bawat isa at makarecover at masinsulaman ang bilang sa spiritual at isang pamandahan ng Panginoon. Ibilibado, we pray in na tulungan niyo, bigyan ng good health, safety, protection, wisdom sa Pastor Napoli, sa pamilya, at ang iba ng Baptist Church. Makati pa na i-bless ng Panginoon. Ito na i-bless mo, all the time. Thank you for loving us. We love you. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you for the Lord. Sa mga Panginoon. Tulungan kami makagawa ng bagay na kalugod sa inyo. Maraming kumo po yung mga Panginoon. Pagkakamu kami ng mga buhay at kagalaan ng mga lupit sa inyo. Nakalang sa mga hindi, ang mga bata at mga buhay niyo sa lugar nila na maputik na dulas pa ng pinatang po ang bawat isang sa amin. Pinatang po ang biyahe, pauwi, ang sabihin sa mga kasalubong, mga pagkasunod, mga salapyan, mga saanahan, mga saanahan. Tulungan si Ricky, bilang chief of police sa Kalibo, at yung mga cop, policemen, at yung panagiging prison order dito sa Kalibo. And sa Washington, doon siya, dito sa buong aglan pa lang tayo ng mga estudyante, mga teachers, tulungan niyo sila pa pangalan ng mga loved ones na nag-represent sa bawat isa. We pray for their salvation, na masave sila Panginoon. Matanggap nila, they will receive by faith Jesus Christ to be their Lord and Savior also. At makasama na nila ang living po siya. Kaya kung ito lang maraming mga palatala. Salamat ng maraming Bruce Mount Bethany, Baptist Church Mission Hall. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you. God bless.